Pinag-aaralan naman ng LTFRB ang posibleng pagpapataw ng preventive suspension laban sa SCCI bus. Kasunod po yan ng aksidente sa South Luzon Expressway nitong Lunes. Ang driver naman ng bus nagnegatibo sa ilegal na droga. Balitang hatid ni Isay Reyes. Sa kuha ng CCTV, makikitang binabagtas ng SCCI bus ang northbound lane ng South Luzon Expressway nang bigla itong tumagilid at umikot pa. Nasakop pa nito ang tatlong lane ng kalsada. Sa inisyal na investigasyon ng SCCI, lumabas na naputol na mga wheel stud ang dahilan ng pagtaob ng bus sa SLEX kahapon. Ang wheel stud ang tornilyo na nakakabit sa wheel hub na nagdurugtong sa rim ng gulong ng bus sa katawan nito. Habang tumatakbo, natanggal tong wheel stud. Naputol. Ah, sensor naputol? Sa loob. Ay, yung pinaka-connection niya sa loob? Oo, yung connection sa loob. Naputol, kaya ito nag-iwalay. Ang suspecha ko dyan, nahaluan kami ng fake. Alright. Kaya yung buong supplier, pinahold ko muna. Then pinasusuri ko. Ito yung gulong na nakakabit doon sa SCCI bus na naaksidente kahapon sa SLEX. Sa kanilang investigasyon, lumalabas daw na naputol itong wheel stud nitong gulong. Kadalasan daw, kung may magiging problema man sa gulong, ay lumuluwag lang ito. Pero sa kondisyon na ito, na ngayon lang din nila na-encounter, naputol daw lahat ng mga ito, kaya't kumalas yung dalawang gulong. Mahigit apat na po ang sugatan sa aksidente. Isa na putulan ng kamay. Inopera na siya sa Mary Mediatrics Hospital. Ilan sa mga biktima tulad ni Ryan Lingaw at Hannah Jane Pedrezuela na nagtamo ng mga pasa at bali sa katawan. Bagaman wala pa raw plano maghay ng kaso ang mga kaanak ng pamilya, hiling nila sa SCCI sagutin ang kanilang pampagamot ng mga ito. Sa isang text message na ipinadala ng SCCI, sinabi nitong handa silang bigyan ng tulong ang lahat ng gastusin ng mga nadamay sa aksidente. Maging ang driver ng SCCI bus, Selpicio Marasigan, sumailalim na rin daw sa medical check-up sa isang ospital sa Batangas. Ayon sa doktor na tumingin kay Marasigan, wala raw senyales na gumamit ito ng droga. May nakitang foil na ginagamit sa ilegal na droga at bote ng alak sa driver's seat nang mangyari ang aksidente. Kung halimbawa meron siya mga signs of recent na drug use, so at the time of examination naman to, wala. Kung ang issue is yesterday pa ng morning nagkaroon ng event, unlikely din naman na may makikita akong signs. Mostly abrasions lang naman, mostly sa tenga, and then a few sa forearms, sa elbow. Ang medyo malaking abrasion dito sa left flank. Nakausap ng GMA News ang mga anak ni Marasigan na tumanging humarap sa kamera. Hindi raw tumakas ang kanilang ama. Hindi rin daw ito nagdodroga. Sa investigasyon ng LTFRB, lumalabas sa record na nakarehistro raw ang unit bilang isang Roro bus na bumabiyahe ng Katiklan, Cubao, via Batangas, kaya legal daw itong nakakabiyahe. Inaaral na raw nila ang posibilidad ng pagpataw ng preventive suspension sa bus company. Ang pinag-aaralan namin ngayon, at kung ito ay kinakailangang lahat ba o yung involved lang na prangkisa. Kung yung mga ganitong paraan ay nagagawa ng mga konduktor o ng mga driver, ito ay pagpapatunay na talagang baka nagkakaroon ng pagpapabaya. Isay Reyes, GMA News.